Thank you.
Kau lah pengikut, ambilan saat ini, Tuhan.
sa katapusan ng kaibig, ang mga bituin na nanghuhulog sa lupa, ang buwan na hindi na nagbibigay ng liwanag, ang araw na di na sumisika. Tulad na itinaya ko sa ibang
Kuminsan ako ako sinasabi ko ba namin na namin ko pa siya. Ibig sabihin, yung mga kaya. Wala ako. Hindi ko lang kuminsan sinasabi ng derecha kasi ano po yung beri ako nasasabi ng tali ko ba? Kasi para sa kanyang tali ko ba? Hindi niya pa matama. Nang tuluya ang pagkawala ng kanyang mga sumuhay. So, wala ko siguro yung tatanong ninyo eh, Padre, sino po yung nagparamdam sa akin? Kasi yung asahan ko, kung siya'y namubuhay, ganun yung kanya ko maraan na pagdating sa akin. Well, kabago ang tayo na matay, ay tayo yung usgahan ng Diyos. Ngayon, kung sino yung nagpaparamdam sa inyo, hindi na yan yung inyong asawa, hindi na yan yung inyong kapatid, hindi na yan yung inyong anak. Eh, sino yun? Ay, di, yun po yung tinatawag ng ating mga fallen angels. Huwag niyong maalala. Noong panahon ng kanilang pag-aakas na araw sa Diyos, may mga angel na kung tawagin natin ay umangsa mula sa atin. Ngayon, bakit siguro sabi natin ay bakit hindi na sila dito matibigay? Kasi hindi ko yung talaga ang ating pagtumuhan. Ang talagang ating lugar ay ano, doon sa kaya ng Diyos. Hindi na ito yung kanilang lugar. Kaya kung tutusin ako, ay makita ko natin. Kaya kung minsan din ako, sinasuggest ko sa iba na nauso na ako kasi ngayon yung mga abo, yung mga patay ng mga abo, kung minsan nilalagay sa mga bahay. Sabi ko, hindi yan ang lugar nila sa bahay nito. Ang lugar nila ay doon sa sementeryo. Kasi kinakailangan na sila isuko na namin sa mga panagulungay kapag. Hindi na namin sila dito pakili. Nandun sila sa langit. Sila na yung bahagi na kung saan na yung ipinagdarasaw natin. O nandun sila sa purgatorio na pamunta pa lang sa langit. Ayaw naman natin isipin na sila nandun sa impyerno. So yun po, yung personal judgment. Sa oras na tayo pamatay, yung usahan ng tao ng Diyos. Yung katapusan natin, tumutuloy din po ito sa tinatawag po naman yung final judgment. Yung tinatawag po ito na Armageddon. Rapture. Yung katapusan ng mundo. At tulad ng binaya po sa atin si Evangelio, na yung order of celestial ay mamamala sa kanilang kinalalagyan. Ito na yung tunay na katapusan ng mundo. Darating ang anak ng tao na maramya, maramal, mula sa kapa. At dito rin tayo sa ang kumuli kapa sa tinatawag ng ating General Jackson. So ano yung sinasabi ng kumuli kapa? Maging ito pa rin pagdating ng kamatayan o maging ito pa rin pagdating na katapusan ng daigdig, na mamumuno na talaga yung buong daigdig. Anong sabi ko sa akin ng sa Ipaklero? Hindi na ako natatak kung kailan. Hindi na ako natatak kung kailan. Pero may kailangan. Kinakailangan natin paganda. Kasi ano, sigurado ko darating sa gitna ng akin. Darating ang pag-uho. Kung tayo na talaga ay tunay na natin sa pag-uho ni Papa. At kung tayo ay tunay na natin dapat nakikita sa ating pagkakapag-uhuhan. So, rin ka tuloy natin. May dalawang pag-uho na makita ko natin sa mga
Mula ko na tayo ay bata ay dito sa atin. Yung tinatawag po natin examination of conscience. Ano ba kayo nagawa ng masama? Ano ba kayo nilinabag ko sa samutus ng Diyos? Ano ba kayo hindi ko nagawa na ipinayag ko sa walong papapala? Kinakailangan natin yung panahon ng pag-usuri ng aming sarili. Alam niyo yung iba po may tinatawag consciousness examen. Yung consciousness examen ay hirapan po ito ay nang lumabag sa pag-utos ng Diyos. Yung consciousness examen ay ito, maganda po ginagawa ito. Siguro maganda po hindi po ito. Pero kapag inunin po ito, dapat kaysa sa unang ginawa. So, pero bago ko ito ay napakahalaga yung panahon na magdaraan tayo ng panahon para sa pag-usuri ng ating sarili. Kasi kung isa ko yung panahon na ito ngayon, nawawala yung ating konsyensya. Kasi bakit? Hindi namin itatanong. Hindi namin itatanong. Sa life at example. Yung buhay ng natin ay walang kwenta, ang buhay natin ay hindi natin pinag-inilayan. Kaya napakahalaga kung tingnan natin ang pinag-inilayan natin. Alam niyo kung minsan yung mga pangyayari sa atin, tulad na ipapa ko sa isyo ng laglagpala. Kung minsan papagawin yung kinanong na sa anong kalimitan ko sa sagot na hindi? Wala ka ganyan dito. Wala ka ganyan mangyayari ng umarga. Hindi mo rin sinasabi yan. O sige ha, hindi ko alam yan. Iimbestigahan natin. Titignan natin. I-examine natin. Kung talaga ba may mga ganyan klase ng pangyayari. Tayo kung isan tayo ay unang agad ay tayo ay sabi na, iwas ko sa iba. Hindi. Tingnan natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Napakahalaga po ang isang buhay na makita natin kung ang buhay ba natin ay isang buhay na may kaugnayan sa Diyos. Kasi kung isang pinapapakal natin yung ating konsyensya, ayaw natin makita yung tunay na kalagalayan ng ating konsyensya. Mas madali pa tayo tumingin doon sa pagkilos ng ibang tao. Pero kung minsan wala tayo parang na pagkilala natin yung sarili ng konsyensya. Kaya nagpapalala po na magdaan tayo ng panahon to examine our conscience. May konsyensya pa ba tayo? Ano po rin ang konsyensya tayo? Yung mga ating konsyensya ay konsyensya ng isang mabuting katawan kong Kristiyano. Ito ba kayo yung konsyensya ng magiging isang anak ng Diyos? Tuwing kaya natin dalawa kayo. Every night. Kaya po ay magkaroon tayo ng parang ng pag-inilay bago tayo hindi naman kinakailangan ng isang oras. Bahagi o siguro sa una, medyo magtatagal kayo kasi hindi nyo nagagawa. Pero later on, makikita nyo na mga lungo today, madali nilang makakalakay ko yung mga nagawa ko sa araw ko. Ito yung hindi maganda, ito yung maganda. Pero kinakailangan magkaroon tayo ng panahon ng pag-inilay ng ating sarili. Ng ating konsyensya sa harapan ng Diyos. So, bigyan natin ang pagkataon yun. Masarap yun tayo na magbigay ng
kaluluwa sa harapan ng Diyos. Pangalawa, the past, he made
hindi po ito rinig natin. Yung po nangyayari dito, ay nangyayari naman, ito po ay nangyayari sa dugtong ng Kalbaryo. Yung pag-aalag ng Kristo, minaliwa po natin dito. Sa banal na pagdating mo naman sa inyong pag-aalag ng kanyang sarili para tayo ay malinis sa ating pagkakasala. Yan po yung Paschal Mystery na ating Panginoon sa Kristo. Yung misa ay hindi po pagpapunin na nangyayari sa Kalbaryo. Ngunit ano? Pagsasamayo. Ginagawa namin ngayon. Bakit? Walang pangayon sa bundok ng Kalbaryo. So, sa pamamagitan ng pag-aalay ng Yesu Kristo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yun ang hindi natin. Kapag tayo ay tumatanggap ng sakramento ng pangungkusan, hinihingi natin yung tulong ng Diyos na ano. Hindi naman tayo mapatawad sa ating kasalanan na ano. Mabigyan tayo ng lakas na tayo ay patubayin sa gitna ng ating kahinaan. Lalo-lalo na sa kasalanan na kumisang palangin natin na patawa. At yun ay sa pamagitan lamang ng tulong ng ating Panginoon Jesus Christ. So kung bakit itong dalawa ito, wala din natin ginagawa. Itong dalawa nito, una, yung pag-usurin sa ating kasalanan. Pangalawa, yung pangungkisala. Sabi na yun, yung una ay every day, yung pangalawa tuwing kailan. Yung requirements sa ito sa ating ito, at least once a year. Pero tayo po sa parokya, tayo pa lang nananawala twice a year. Tuwing Lenten season at tuwing Advent season. Papasok naman yung panahon ng Advent. Kaya po, pinapaalala ko rin po yung ating pagkisala ng bayan ay sa darating na December 1, araw po yun ng Martes. So yun, sa ganap na ganito at kalahati ng gabi. So, maraming Panginoon po ang tutulong sa atin para tayo ay makapagpagkisala. Huwag na kong sayangin. So, kung magagawa natin na kapag may ahalitin, iniharap ko kung panahon na ito, magagawa natin kahit na naman kung saan ang twice a year. Kung kayo ay miyembro ng kusulado ng panalangin, abay dapat ay monthly. Kasi pinangako niya bilang miyembro ng kusulado ng panalangin. O sa oras na ito ay nagkaasala ng portal, as soon as possible. So, ito po ay ilang bahagi na kung saan yung nakikita po natin. Bakit ang bahagi natin? Yung sakramento ng kumpisan. Bahagi yun na kung saan ay ilangan natin sa harapan ng kumpisan. Kasi bakit ito? Kapag nagawa po natin yung dalawang bahagi nito, kahit ano po mangyari sa atin, hindi po tayo magaling naman. Sabi nga po ay marami ang nasyak sa nangyari sa Paris. Gawa ng terror attack. Hindi yung kilala. Itong mga nangyari ng terror attack. Hindi nila alam na sa araw na yun namamatay na sila. Pero kapag po itong dalawang bahay na ito ay naging bahay ng aming Panginoon. Hindi yung tayo mamamba na tayo ay hindi mapapabilang sa pinagkahanin ng Diyos. Sabagat nakikita natin ang ating sarili kung tayo baga ay lumalayo sa pagmamahal ng Diyos.
Panginoon,